At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Huwad, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Kumusta na kayo, mga apo? Ito na naman ang Lola Sela ninyo. Ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay tungkol sa isang bayan na nagtayo ng sariling paniniwala o relihiyon na taliwas sa tunay na nakasulat sa banal na aklat. Ang Huwad na paniniwalang ito ay siyang pinaniwalaan ng maraming tao. Mga apo, yan lang kayo at sisimulan ko na ang aking kwento. Ayan, tapos na akong kumain. Oh, Raul! Ang bilis mo namang kumain. Minadali mo! Teka, saan ka na naman ba pupunta? Dumating na kasi kagabi si Monica, inay. Dadalawin ko siya ngayon sa bahay nila. Ay, nako. Dahil sa Monica na yun, hindi ka na nakakain ng maayos. Hindi mo na yata ang ginuya ang kinain mo eh. Nilunok mo lang ng nilunok eh. Kayo naman po, inay. Ginuya ko naman. Sige ho, alis na po ako. Sabi na kung makita si Monica eh. Ay, teka, Raul! Huwag kang magtatagal dyan, ha? Maaga kang umuwi! Ayan na siya. Hindi pa ako nakakalahati sa pagkain eh. Tapos na siya. Eh, nako. Magkakasakit ang anak ko dito eh. Eh, mabuti pa. Tatapusin ko na itong pagkain ko para makapaglaban na rin ako ng mga maruruming damit namin. Monica, kumusta ka na? Heto, okay lang naman ako. Ikaw, kumusta ka na? Mabuti naman. Alam mo, matagal ko yung time pagdating mo. Laging nanamig ako sa'yo. Raul, mabuti naman at dumalaw ka dito. Kasi gusto ko talagang makapag-usap tayo. Ha? Anong pag-uusapan natin? Huwag mong sabihin ha, na ang pagpapakasalan natin ang pag-uusapan. Hindi pa ako handa. Pero kapag yan ang pag-uusapan natin, gagawin ko lahat. Hindi yan ang pag-uusapan natin, Raul. Ah? Kung ganun, alam ko na. Tatanungin mo ako dahil may nabalitaan kang ibang babae na nililigawan ko. Nako, Monica, hindi totoo yun. Ikaw lang ang babae sa puso ko. Wala nang iba. Dahil mahal na mahal kita. Raul, patawarin mo ako. Ha? Teka. Anong patawarin kita? Anong ibig mong sabihin? May nagawa ka bang kasalanan sa akin? Meron. Ha? Meron kang nagawang kasalanan sa akin, pero ano yun? Matagal ko na sanang gustong sabihin sa iyo to. Pero wala kasing pagkakataon eh. Monica, wala talaga akong alam dyan sa sinasabi mo. Paano ka nagkaroon ng kasalanan sa akin? Raul, ikinalulungkot ko. May iba na kasi akong kasintahan. Hindi. Hindi totoo yan, Monica. Hindi.
Amado Monica, nakapag-usap na ba kayo ni Raul? Opo, Inay. Pero masakit din sa akin ang makikipagkalas ko sa kanya. Kalimutan mo na siya. Dahil nakatagda kang ialay sa Panginoon. Ayon sa kataas-taasang ama, Anghelo, hiniling daw ng Panginoon na ialay ka sa unang eklipse ng buwan. Maraming padauhin na darating at lahat daw ng iaalay ay kailangang basutan ng manibis na puting damit at ipahiga sa kamang-alayang berheng dalaga na napili ng Panginoon. Kaya umanda ka, anak. Gusto ko ay maraming pupuri sa iyong kagandahan sa araw na iyon. Ikaw ang pinakamagandang iaalay. Pero Inay, naaawa talaga ako kay Raul. Wala siyang kaalam-alam na isa na pala akong iaalay. Kalimutan mo na siya, anak. Dahil ikaw ang itinagda ng Panginoon para ialay sa kanya. Mahal na mahal kita, Raul. Hindi ko kagustuhan ang mayalay. Kung maaari lamang, itatanggi ako. Pero sabi ng Inay, isa ako sa napiling iaalay nila pagdating ng eklipse ng buwan. Monica, anak, alam kong nagdadalawang isip ka pa. Pero kailangan sundin ang kagustuhan ng Panginoon. Kundi, baka igawad niya sa atin ang paghukom. O ano? Gusto bang mangyari yon at madadabay tayo lahat sa bayang ito? Hindi po, Inay. Sige po. Bayag na po akong maging alay. Ubus ng limon ng bote. Susan, bigyan mo pa nga ako ng isang bote ng alak mo. Parang hindi ko nalalasing sa iniinom ko. Lasing ka na, Raul. Tama na yan. Gusto kong magpakalunod sa alak. Gusto kong makalimot. Kaya, bigyan mo lang ako. Parang awa mo na, Susan. Tay ka. Sandali lang. Ano ba talaga ang problema mo? Sabi mo na kasi, baka makatulong ako. Wala kang may tutulong sa akin. Ang alak lang may tutulong sa akin. Bigyan mo na ako. Raul, lahat ng problema ay may solusyon. Akala mo ba, ikaw lang ang nagkakaroon ng problema? Lahat tayo ay nagkakaroon. Tama na. Basta bigyan mo pa ako ng alak. Kundi magwawala ako rito. Wag, Raul. Sige, sandali lang. Bibigyan kita ng alak. Dali mo. Dahil gusto ko nang makalimot. Bigyan mo ako ng alak. Sige. Ito na ang alak. Susan, damayan mo ako sa aking kalungkutan. Gusto kong makalimutan ang napakabigat na problema ko. Hindi ko kayang tanggapin ito. Raul, huwag mong masyadong isipin yung problema mo. Sige, pangako, dadamayan kita sa problema mo.
Malapit na ang eklipse ng buwan. Nakatakda na ang pag-aalay ni Inay sa akin. Raul, mahal na mahal kita. Pero mas malaga ang pag-aalay ko sa sarili ko sa ama. Patawarin mo sana ako, Raul. Alam kong umasa ka sa puso ko. Mahal na mahal din kita. Sana balang araw makalimutan mo ako. Body ka, anak. Gising ka pa pala. Inay? Oh, umiiyak ka pala. Anong iniiyakan mo? Inay, alam niyo naman siguro na matagal na kami magkasintahan ni Raul. Umasa siya sa akin na magpapakasal ako sa kanya. Pero, isa pa lang napiling iaalay sa ama. Kalimutan mo na ang Raul na yun. Sino bang uunahin mo? Siya o ang tawag ng ama ng sanlibutan? Inay, mahal na mahal ko po si Raul. Anak, ikaw ang nagustuhan ng ama. Kaya ihanda mo na ang sarili mo. Kalimutan mo na ang Raul na yun. Malapit ka nang ialay. Inay, parang gusto ko sanang tanggihan na ialay niyo ako. Ah, Monica, huwag kang magsalita na ganyan. Magagalit ang ama. Magkaparusahan tayo. Maraming madadamay. Inay, naguguluhan pa rin ako. Hindi ko alam kung anong susundin ko. Anak, parang awa mo na. Huwag mong sirain ang tiwala ng ama sa iyo. Kaya nga, ikaw ang napiling ialay. Dahil may plano siya para sa iyo. Kaya anak, nakikiusap ako. Kalimutan mo na ang Raul na yun. Mabuti naman at gising ka na, Raul. Inay. Oh, alam mo ba kung sinong naghatid sa'yo dito? Si Susan. Oh, bakit? Bakit niya ako inihatid dito sa bahay, Inay? Paano naman kasi? Lasing na lasing ka. Nag-arkila siya ng kalesa. Binabayaran ko pero tumanggi na siya. Inay. Raul, anak, may sinabi sa akin si Susan. Nabay nabanggit ka raw na problema sa kanya. Inay, napakibigat po ng problema ko. Kaya po ako minum ng alak. Dahil gusto kong makalimot, Inay. Anak, alam kong nasaktan ka. Pero kailangan natanggapin mo ang iyong kabiguan. Marami pang babae dyan. Oh, naikwento na ba sa inyo ni Susan ang problema ko, Inay? Oo, anak. Lahat ng sinabi mong problema mo sa kanya ay sinabi sa akin. Inay, bakit kanong nang ginawa ni Monica sa akin? Bakit niya ako ipinagpalit sa ibang lalaki? Ano bang kasalanan ko sa kanya, Inay? Ano? Anak, tama na yun. Tulad ng sinabi ko, marami pang babae na hindi mo pa nakikita. Kaya, hindi tama na. Hindi ko po pwede ipagpalit si Monica, Inay. Mahal na mahal ko siya. Kaya gagawa ko ng paraan para maagaw ko rin siya sa lalaking umagaw sa akin. Raul!
Nakahanda na ba ang ialay sa ama? Kailangan may alay tayo. Dahil kung hindi, magkakaroon tayo ng iba't ibang klase ng sakit na wala pang natutuklasang gamot ng mga darbasa. Kaya sundin natin ang kagustuhan ng ating ama. Opo, Pinuno! Nasaan ang ina ng babaeng iaalay? Bakit hindi ko siya nakita ngayon? Pinuno! Pinuno! Andiyan pala ang ina ng babaeng iaalay, ama! Pinuno! O bakit sisa? At humahangus kang nagpunta rito. Nasaan ang anak mong nakadagdang iaalay? Pinuno! Ang anak ko! Nawawala! Ano? Paanong nawala? Nasaan siya? Paanong nawala ang anak mo? Paano? Hindi ko po alam, Pinuno. Basta na lamang nawawala siya sa kanyang silid. Hinanap ko na siya, pero wala. Hindi pwedeng hindi siya maialay. Kundi madadabay tayo sa parusa ng ama. Ay, kumilos tayong lahat para hanapin ang babaeng nakadagdang ialay. Raul, may talakang malaking bag. Huwag kang aalis ka. Saan bang punta mo? Lalayo. Pupunta ko sa ibang lugar. Susubukan kong makalimat. Saan ka naman pupunta? Bahala na kung saan ako makarating. Basta lalayo muna ako rito. Dahil habang nandito ako, lalo lamang akong nasasaktan. Gusto kong makalimot, Susan. Ganun ba? Naaawa ako sa'yo, Raul. Gusto ko sanang tulungan ka, pero wala akong magagawa. Salamat na lang sa pag-aalala mo sa'kin, Susan. Itong tandaan mo, kahit saan ako mapadpad, hindi kita makakalimutan bilang isang matalik na kaibigan. Hayaan mo't isasama kita sa aking panalangin na sana'y sa lalong madaling panahon, madaling maghilom ang sugat sa puso mo. At sana, balang araw, ay makabalik ka uli rito sa ating bayan. Sige, Susan. Paalam. Paalam, Raul. Bago ka umalis, eto. Tanggapin mo bilang sandata labang sa tuksong gumawa ng masama. Aha. Ano ito, Susan? Isang kwintas na may palawit na krusipiho. Ay nako, tinanghali tuloy ako ng gising. Napuyat ako sa Raul na ito. Lasing na naman. At kung ano-ano ang sinasabi. Nenako, sana makayanan niya ang kalagayan niya. Sa bagay, naiintindihan ko ang aking anak. Masakit ang bigla na lamang putulin ang isang relasyon nang walang mabigat na kadahilanan. Babangon na ako at magluluto na ako ng agahan namin. Ay, kawawa naman ang anak ko. Bigla na lamang pinutol ni Monica ang relasyon nila. Teka. Parang walang ibang damit ni Raul dito. Raul, anak! Raul, nasaan ka? Wala siya. Pero may sulat sa ibabaw ng lamesa. Teka, titingnan ko. Sulat ito ni Raul. Babasahin ko. Inay. Pasensya na po kayo. Dahil hindi na ako nakapagpaalam sa inyo. Kailangan kong lumayo sa bayan natin dahil
gusto kong makalimot. Hindi ko matanggap na may iba pang minamahal si Monica. At ayaw ko makitang ikinakasal na siya sa ibang lalaki. Baka ikamatay ko. O hindi, baka maisipan ko pang magpakamatay. Mahal na mahal ko po si Monica, inay. Eh, pasensya na kayo. At lalayo ko. At hindi ko alam kung hanggang kailan maghihilom ang sugat dito sa puso ko. Mahal na mahal ko kayo, inay. Mag-ingat kayo lagi. Ang inyong anak. Raul. Oh, Diyos ko. Ang anak ko. Iniwanan ako. Raul, anak. Nasaan ka? Raul! Sabi ng napagtanungan kong kaibigan ko, nakita raw nilang sumakay sa tren si Raul. Pero, aling tren siya sumakay? Apat ang tren dito. Ha? Ayun, hindi ako pwedeng magkamali. Siya yung nasa huling upuan ng tren na to. Ha? Sumakay na ang konduktor. Paalis na ang tren! Raul! Monica! Bakit kaya hinabol ni Monica si Raul? Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Juan, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.